Malaki raw ang pinagbago ng pagbabakasyon sa Baguio ayon sa turistang si Eric. Medyo heavy traffic na kasi nowadays. So, yun, medyo nakakadala minsan. Siyempre, we would want to celebrate special events na yung mga ganun dito sa Baguio. Pero, might as well stay at home na lang pagka ganun. Tapos, pagka na lang maluwag yung Baguio, saka na lang kami pupunta. Ngayong panagbanga season, inaasahan na ng taxi driver na si Rodel ang pagdagsa ng mga turista. Pero kahit ganun, hindi siya umaasang lalaki ang kita. Kasi may traffic masyado. Yung sasakyan hindi masyadong umuusad. Kaya hindi gano'ng malaki yung kikitahin. Wala naman daw kaso kung magdala ng sasakyan ang mga turista. Kung makukon lang sana, doon sa lang sa ano, sa may, hindi na sila papasok dito sa ano, sa town, sa sentro, para hindi masyadong magkakatraffic. Isinusulong din ngayon sa Baguio ang micromobility gaya ng paglalakad at pagbibisikleta para mabawasan ang mabigat na trapiko at pati na rin ang carbon footprints na nakasasama sa kalikasan. Kaya ang isang bike shop sa Baguio, naisip na simulan ang e-scooter rentals. Instead of the tourist getting their cars and everything, edi mas maganda na lang na mag-tour sila using a bike kasi nagpaparent din kami ng mga bike, e-bikes, and our new staff is the scooter. And para to avoid the traffic na lang. Kasi we have a shared lane naman. Dalawang oras na iikot ang e-scooter sa mga pasyalan sa Baguio depende sa kukuning tour package. Kumpleto rin ang safety gears para sa mga magrerenta gaya ng helmet, knee pad, at elbow pad. We have a very strict guidance and we have a waiver and lahat insured. Lahat ng mga magrerent, they are entitled to pay a bit for the insurance. Ito yung power niya. So, this is the power. May sinusunod din silang age limit at bago ang tour ay magkakaroon muna ng mga orientasyon. Makakasama rin nila sa bawat tour ang mga guide na nakasakay din sa scooter. Sa ngayon ay apat pa lamang na scooters ang kanilang paparentahan kada weekend. Bukas naman ang scooter rentals para sa mga residente, lalo na mga estudyante, tuwing weekdays. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.